Abay, natututo na rin ho guys sa wakas na maging mapang-asar itong si si House Speaker Martin Romualdez. Kala nyo, kayo lang ha? Ako din! So sabi dito sa balita, Speaker Romualdez kay Vice President Sara Duterte. Sa totoo lang, namimiss ko na siya. Wow! Magic! Oh, giliw ko, miss na miss kita. Oh, baka ito na naman si Inday, pakipot na naman. Anyway guys, alam nyo, malalim na talaga yung issue ng dalawang to. Pero talagang malaki yung naging respeto ko dito kay House Speaker Martin Romualdez. Biruin mo, ang dami na hong ginawang pambabastos ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte dito kay House Speaker Martin Romualdez. Totoo yan guys. Naalala nyo yung ano, yung sabi niya na, mahal kita, PBBM, pero ayaw ko nang banggitin yung pangalan mo. Parang nandito pa yung video guys, pakita ko sa inyo para may reference. Ilang months na din yung dumaan eh. Ito, tingnan nyo guys ha, 30 seconds lang. I would like to acknowledge the all-out support of President Ferdinand Marcos Jr. to the office of the Vice President. Hindi ko nabanggitin ang middle initial niya. Walang paliwanag si VP Duterte kung ano ang ibig sabihin niya sa hindi pagbanggit sa middle initial ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Diba? Naalala niyo yun guys? Tapos yung nag-post siya ng tambaloslos. Ito rin, may video din ako guys. Recap nga, recap tayo. Una na rin nag-post sa kanyang Instagram si VP Duterte na tila tinawag ang pansin ng isang tao at pinayuhang itigil ang pagiging tambaloslos. Kadalasan sinasabi ang salitang tambaloslos bilang insulto laban sa isang lalaki. Isa rin itong slang word sa salitang Cebuano na ibig sabihin ay puro daldal lang ngunit kulang naman sa kakayahan. Diba guys? So, itong issue na to ay nag-ugat sa pag-demote ni House Speaker Martin Romualdez dito kay Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo kasi natunugan ni House Speaker Martin Romualdez na itong si Gloria Macapagal Arroyo, former President GMA, ay naglilibot sa Congress for the impeachment for the President. Nung natunugan ho ni House Speaker itong ginagawang kababalaghan ni GMA kasi guys, alam nyo naman na may issue na itong si GMA, di ba? Kung maalala nyo yung Hello Garcia. So, nung natunugan, talagang hindi na pinalagpas, binigyan agad ng sample para hindi na makagalaw pa. So, from senior deputy speaker, ginawa na lamang ho siyang deputy speaker. And then, naghimutok itong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang ginawa, nag-resign siya sa lakas CMD para suportahan itong si Gloria Macapagal Arroyo. And then after that, yun na nga, sinabi niya na alam mo Apo Lakay, Apo PBBM, mahal kita, pero I don't want to mention your middle initial. So what is the meaning of that? So doon pa lang is meron ng ibig sabihin. And then nasundan pa ng tambaloslos. At yung after a month, sabi na lang natin mga 4 to 5 months, ay nasundan ng issue about dito sa confidential funds kasi hindi siya pinagbigyan ng Congress sa budget na hinihingi niya. So napakalaki din naman kasi guys ng budget na hinihingi ni VP Sara Duterte. Eh, nagkatiba-tiba na nga sila nung panahon ng kanyang ama. Now, meron pang isa guys, yung hindi niya kinamayan itong si House Speaker. Meron din akong video. Hanapin ko ah. Search ko lang. Ito. Maraming kinamayan ng bise, pero ang tagpong ito. Pinag-usapan sa social media dahil hindi nakita ang nagkamay ang dalawang opisyal. Ang sabi lamang ng bise. Oh, hindi ko nakita. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako makakomment. Parang sinabi din at manyo ng Wala akong nakita. Diba? See?
ang laki-laking tao ni House Speaker Martin Romualdez, tapos sasabihin mo, hindi mo nakita. Kaya nga guys, nakakabilib itong si House Speaker Martin Romualdez, despite na ang dami na hong ginawang pambabastos, kahit hindi man practically sabihin mo na ginawa ni VP Inday, pero yun ho talaga, yung literal, kasi yun yung nakikita. So despite na ang daming ginawang masasakit na actions, masasakit na words, itong si Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte, just to be honest guys ha, itong si House Speaker Martin Romualdez, nirerespeto niya pa din ang ating Vice Presidente. At hindi lang yan yung tatlong video na yan yung pinakita ko sa inyo. Ang dami pang ginawa ni Vice President Sara Duterte na talagang tsak na nakakasakit sa puso ni House Speaker Martin Romualdez. Pero itong si House Speaker, nandun pa din yung pagrespeto niya kay Vice President Sara Duterte. Now, dahil nga nakakaroon ng blurry relation itong dalawang to, tinanong si House Speaker Martin Romualdez kung ano na nga ba yung naging relasyon nila. So ngayon, panoodin natin yung exact na binitawang salita ni House Speaker Martin Romualdez para hindi na ako magbasa ng mahabang article. Panoodin na lang natin to. Sinagot na ni House Speaker Martin Romualdez ang issue patungkol sa ugnayan nila ni Vice President Sara Duterte. Anya na nanatiling buo ang suporta niya rito. Dati rin umano siyang campaign manager nito noong 2022 national elections, kaya namimiss na niya ang Vice Presidente. Tumindi ang usap-usapan sa lahat ng relasyon ng dalawa ng tanggalan ng alokasyon ng confidential funds at tanggapan ng OVP at ng Department of Education. For the Vice President, I respect the Vice President as my Vice President, as my Secretary. She has my full support. I don't know what I have said or done, but after he's identified those actuations with him, whom I can be on my desk or whom I can be on the road, the talk to her, but I told them, Mr. Shah, I said that they were after him for the summer. Natawa naman ako dito sa sinabi ni House Speaker Martin Romualdez. Kung nakikinig yung mga Marites, buong-buo po yung suporta ko kay Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte. Huwag niyong gawan ng issue. So ngayon, sumagot din itong si Vice President Sara Duterte sa relasyon nila ni House Speaker Martin Romualdez. Ang dami kong video na pinakita sa video ko na ngayon ha. Anyway, ito yung naging sagot ni VP Inday. Sinabi mo, kamusta kaya? Kamusta sa kaming dalawa? Yeah, sinabi mo po ni Speaker na you're okay naman po. Hindi ko sabi po, pero ano po ba? Fine, ano po? Just to make it ano po. Short and simple lang. Oo. The very best description and comment kung ano ang relasyon namin ni Speaker Martin Romualdez is galing kay Senator Ivy Marcos. Marami ang hindi na kaintindi kung bakit ina-atake ko ang kaalyado ng Alice. Eh, kinalaman po ba yung issue with Speaker sa pinanggit ko ninyo that you're intending to run in the next election? Hindi ako makaspeculate kung ano iniisip ni Speaker Martin Romualdez. Hindi siya kilala na nang malalim, hindi malalim yung pagkakaibigan namin para makaspeculate ako kung ano hindi daw malalim ang pagkakaibigan nila. Eh, naging leader nyo nga itong si House Speaker Martin Romualdez dito sa Lakas CMD. Anyway, ano yung sabi ni VP Sara na ang relasyon namin ay nanggaling kay Amy Marcos. Tapos, hindi niya daw maintindihan bakit inaatake niya daw yung kaalyado niya. Actually, that is not an attack to you. And to all the Duterte supporters, Duterte avid supporters, hindi po yan atake. Bagkus, sa usaping confidential fans, di ba? Hindi naman po yan atake sa'yo. Borrowing from your word, di ba? Coming from the horse's mouth, ano yung sabi mo? I can live without confidential fans. Eh di tinupad lang ho ni House Speaker Martin Romualdez yung sinasabi mo na you can live without confidential fans. Eh di hindi ka binigyan ng budget. And, di ba, to be honest, sobra-sobra na ang naging budget mo. So, para saan pa? At bumaba na din yung insurgency. I mean,
yung mga atake ng mga makakabilang grupo. So, para saan mo pagagamitin ang budget? Diba? At nakakapagtaka na mas malaki pa yung naging budget ng OVP kaysa dito sa DepEd. Then, hindi din naman atake yung pagsasabi ng totoo ni House Speaker Martin Romualdez. Diba? So, bakit ba yan yung natanim sa mindset ni Sara Duterte? Na parang tila baga, ikaw yung una na tinuring mong kaawa itong si House Speaker Martin Romualdez, kahit kaibigan ka niya, ikaw yung unang gumalaw, ikaw yung unang nag-move, na tila baga, pinapakita mo na ikaw ay talagang kaaway na ni House Speaker. So itong si House Speaker, nakikiramdam lang din naman to. Kawawa naman yung mama, kawawa naman yung tao, ang dami mong sinasabi, ang dami mong binibigkas. Tapos, diba? Ang dami mong sinasabi, ang dami mong binibigkas. Tapos itong si House Speaker Martin Romualdez, hindi niya dinidefend ang sarili niya, hinahayaan ka lang niya. So, adjust din pag may time. But anyway, yun na nga, nakaka-proud itong si House Speaker. Despite na ang daming kabastusan na ginawa ni Vice President, still, nandoon pa din yung respeto niya sa Vice Presidente kahit hindi na siya nire-respeto ng ating Vice President. Now, yun lamang ho guys, arts are namimiss kita, mahal na mahal kita. Namimiss ka na daw ho, VP Inday, ni House Speaker Martin Romualdez. Sana mamiss mo din siya, magmismisan kayong dalawa. Arts, hug na yon. So yun lamang ho, ingat.